o sa Mingle Channel. Inutusan na si Cho Joon Ki ni Park na lumiko sa kanan ng 80 degrees. Kaso nung bigla niyang iniliko ang barko, ang mabibigat na kargamento katulad ng mga sasakyan ay pumunta sa kaliwang gilid ng barko. Kaya yung bigat ay napunta sa kaliwa. Dahil sa centrifugal force, kaya ang barko ay tumagilid at nag-umpisa ng lumubog. Ang mga sakay ng barko ay nagkatumbahan na. Ang mga pasahero naman ay nagulat at takot na takot sa nangyari. 8:52 AM, tumawag na ang mga pasahero sa emergency number. 8:56 AM, ang mga crew ng ferry ay nag-anunsyo na sa mga pasahero na manatili lamang sa kanilang mga room at huwag lalabas. Sinabihan din sila na isuot na mga life jacket nila. 9:10 hanggang 9:17, kausap na ng mga crew ang Jindo Vessel Traffic Service. Nagdadalong isip sila kung papatalunin na ba mga pasahero sa labas ng barko o hayaan na manatili sa loob. 9:25 AM, kalahating oras na lumipas, unti-unti nang lumulubog ang barko. Ang kapitan ay hindi pa rin nakakapagdesisyon kung papalabasin na ba ang mga pasahero o hayaan na manatili sa mga kwarto muna at doon hintay ng rescue. 9:32 AM, may mga dumating na helicopter at mga Coast Guard. Hindi nila alam kung nakapag-evacuate na ba ang 400 na pasahero. 9:35 AM, dumating na ang patrol boat 123, ang nag-iisang commanding rescue boat na lumapit sa barko. 9:37 AM, nung nakalapit ang patrol boat 123 sa Seawall Ferry, wala naman sila nakikitang kahit isang pasahero sa deck. Ang hindi nila alam, ang mga pasahero ay nasa loob ng mga kwarto. Mahigpit kasi silang binilinan ng mga crew na